Hello guys, welcome back again to my channel. So it's me, Maricel, at your service. So guys, ngayon po ang ituturo ko naman sa inyo is how to transfer ML Wallet funds into another ML Wallet account. So ito po is karaniwang ginagawa ng mga application na nagtatransfer sa meron din pong accounts na meron sa ML Wallet. So, punta lang po tayo sa ating ML Wallet apps. Open na po natin and then after na ma-type ang password, login lang po tayo. And then dito po sa send out, punta po tayo sa send out. So, dahil magsasend po tayo ng fund natin sa other account. So, sabi po dito, you don't have receiver yet. Please provide the receiver in KYC. So, dito po is, i-click nyo lang po yung OK. And then, dito po sa change, i-click nyo lang po itong change. So, dahil wala po tayong naka-save na receiver, mag-add po tayo. So, pindutin lang po natin itong may plus sign sa parting ibaba. And then, dito po, if may wallet ID na po yung inyong pagpapadalhan, i-type nyo lang po dito ang kanyang wallet number. So, pagkatapos nyo po ma-type ang kanyang wallet number, is automatic po itong magsisave yung kanyang information sa ibaba. So, type lang po natin. And then, after po na ma-type natin ang kanyang wallet ID number, so, pindutin lang po natin itong search. Then, ito na po ay automatic na po na lumabas ang information ng taong ating pagpapadalhan. So, after po nito, sa iseselect nyo lang po yung relation nyo dun sa inyong pagpapadalhan. So, i-click lang po natin itong arrow pababa. And then, select relation. So, friend. Pindutin ko na lang po yung friend. And then, after po na maklik nyo yun, maglalagay po tayo ng total, ng default amount kung magkano po. So, inilagay ko po is 1,000. Then, after po na makapag-type po tayo dyan, i-click lang po natin yung save para po mag-save siya sa ating receiver. And then sabi po dito, message receiver successfully added. So i-click niyo lang po yung okay. And then after po nito, kung magpapadala po kayo sa kanya, pindutin niyo lang po yung kanyang pangalan. So dito po is automatic pong mapapalagay na yung kanyang pangalan sa ating receiver sa pagsisend money. So, for example po, is magsisend po tayo ng pera. Magta-type po ako ng 5,000. So, dito po is may charges po siya na 95 peso. So, ang total po niya is 5,095. And then, after po yan, click natin yung next sa taas. So, sabi po dito is your receiver has an ML Wallet account. Would you like to send this as a load? If yes, fixed charge is 25 pesos. If no, charge is based on kwarta padala rates naman po. So, yung pong sa kwarta padala, ito po yung 95 pesos na inilagay nilang charge kanina dun po sa ating tinipe na 5,000 pesos. So, dahil sa load lang po tayo, i-click lang po natin ang yes. And then, after po nyan, i-tap lang po natin yung agree na box. So, pindutin lang po natin ito, yung box na nasa baba. So, after po nyan, i-click naman po natin ay yung next.
also enter your 4-digit PIN. And then, click lang po natin yung next. And then, sabi po dito, sa message, insufficient balance. So, wala po kasi akong balance or pondo sa aking ML Wallet app, kaya po ito ang message na lumabas sa akin. So guys, kung may available funds naman po kayo or may mga pondo ang inyong ML Wallet, so pwede nyo po itong gawin para po mag-send po kayo ng money or ng payments sa inyong pagpapadalhan. Yun lang po, and sana po is may natutunan po kayo sa aking itinuro ngayon kung paano po mag-send ng money into another ML wallet account. So guys, yun lang po, and sana po ay may natutunan kayo sa aking itinuro ngayon. And please stay on my channel para naman po kayo po ay magkaroon ng mga updates and mga bagong kaalaman para sa mga tutorial na aking ituturo. So, yun lang po, and thank you, and God bless us all. Bye!